uuwi sa kanilang mga bahay o sa kanilang sariling bansa. Yes, tama ka naman do, Mari Chantel, at mukhang maganda ang fix dito ng Pilipinas dahil nakuha na kagad ni Pew. Yung nag-iisang hero niya. Walang iba kundi si Granger. Mga kaibigan, kasi kanina na-outdrop tayo eh. Kaya napipilitan si Pew dito na gumamit ng Helicord, gumamit siya ng Bruno. Pero ngayon, nakapick siya dito ng Granger. Also, meron pa kasama yung Grak and the X-Borg. And for the side of Indonesia, medyo maganda rin yung first three picks dito. That is the Hanit, the Kufra, and the Cho. And their ban is the Kaja and the Esmeralda. This is the same ban nung ginamit nila nung game na kanina. Yes. Oh. Actually, itong tatlo, same ban yan. Link and Masha naman for the side of Philippines. Kailangan mag-ban dito ng Pilipinas. Piling ko ng isang marksman. Marksman! Pwede that, marksman. That will be a carry para antay ka, antay, para ma-counter na kagad yan. Kasi pag nag-carry, ang sakit na. Parang karo ng item, di ba? Kanyang phantom step. Pero, lahat. Pero this time for Philippines, instead of a carry, they will ban out a Claude para sa ating laban. Pero for Philippines, pwede sila kumuha ng Lunox actually. Or isa pang burst damager against Team Indonesia. Pero good thing here Lunox. For Team Philippines, gaya na sinabi mo, nakuha nila yung mga comfort pick. Pero Lolita, ang kanilang ipa-prioritize for this game, there's a good counter pick actually sa mga normal hits after the Chrono Dash. Yes, this is a full fighter X-Borg, ladies and gentlemen, for Kenji. And Castro Mayor will pick the Grok, that is Lasty, and Hayes will be picked the Lolita. Siyempre si Pew ang gagamit dito ng ating Granger. And for the side of Indonesia, they will pick the Zaz. Oh, nasty pick for Indonesia. Bakit nasty? Kasi sa tanagal ng laro natin ngayon, umabot ng game number 5. Yes. Bago nila ipakita na meron pala silang Zaz pick. To ano no, para hindi kagad mabasa. Actually, ang maganda kay Zaz, yung drain ng damage niya, pero single target lang to. Pero grabe siya mag-push din. Dalawa kasi buhay niyan eh. Pag kumasok siya dun sa alaga niya, kailangan mo munang patayin yun. Bago siya lumabas. Bago siya lumabas. So, sobrang hirap din dito ng mapatay ng isa. Tapos grabe yung slow niya, ang kapal. Yes, the slow. From the single lane lang before, ngayon, tatlo. Tignan mo yung naka, ibinubugay niya. Tignan mo naka-execute yung just dito. Inspire. Oh, hindi, so na-inspire. More on push type, ano talaga to? Push type Zasks para sa Zasks. Dumami na bigla, no? Nag-iipis kasi siya minsan eh. Zask dito para sa ating laban. Pero here, for Team Philippines, gaya na sinabi natin, that is the Lunox for the burst damage and to complete our lineup for this game number 5. Sa hinaba-haba ng prosesyon sa game number 5 ang katapusan. Ladies and gentlemen, dito natin malalaman kung sino ba talaga ang magtataas ng bandera ng kanilang bansa pagdating sa larangan ng Mobile Legends for the 30th SEA Games, which is hosted by our country, Philippines. So guys, supportahan po natin ang Team Cebol para dito sa huling laro for the Mobile Legends Bang Bang. And bago tayo magsimula, mga kaibigan, kami nga pala ulit ang inyong magiging shoutcaster para dito sa huling laban between Indonesia and the Philippines. Ako nga pala, si Berting Magiting. At ako si Ate Yung Chantel. So, going back sa ating laban, syempre, pakilala muna natin ang ating mga hero composition onto the red side. That is Team Philippines. They've got the Granger, the Lunox, the Grok, Lolita, at ang XB. And for the side of Indonesia, mga kaibigan, nandito yung ating Cho, the Harit, the Kufra. Nandito rin syempre yung ibang hero ng Indonesia. Ayaw ipakita kung sino ba talaga. And that is the Zaz and the Cho, also the Tams for the Indo. Pero ngayon guys, kita nyo naman yung ginagawa dito ng both teams natin. Medyo safe play sila. Medyo, ano sila eh, alam mo yun na tigil muna natin yung tamang haras. Tamang invade lang. Pero speaking of invade, so na yung invade natin dito sa may bandang bottom lane. The bouncing ball mula kay Kufra, wala kagad buhay dito si Bata Anon. Castro Mayor with the block. Gamit dito, syempre, yung kanyang second skill. So, 1 minute and 3 game time, ladies and gentlemen. Wala pa naman masyado nangyayari. At medyo nagkakaroon lang naman ng kanya-kanyang objectives ang bawat teams natin. Pero onto the bottom lane with a retribution na secure ni pareng Harith ang kanyang gold coin dito sa bottom lane. And the gorgeous barrier for Castro Mayor, nakapag-ultimate na nga dito. Si pareng Nepomuceno, pero with a flicker out
Cho is alive. Isang chaos assault lang ito, mama, doon. Pero kita mo naman yung counter-initiate na ginawa ni Kupra. Yung stun mismo ng Lolita, pwede mong i-counter yun using the bouncing ball para hindi ka totally ma-stun. Yun yung ginawa ng Kupra doon sa may bandang baba. And then, dito, para sa Pilipinas talaga, ang pinakakailangan nilang gawin, pigilan nilang kumendeng-kendeng si Harit. Pagka napigilan nila yon, good sila. Hindi nila napigilan, medyo mahihirapan sila because wala talaga silang crowd control aside from the wild charge. Yung first kill ni Lolita, grabe, yung kanyang blood, pero under the turret, galit na galit mula. First blood for Team Philippines all to this game. Oh my God, Nepomuceno, mga kaibigan, that is ayan yung una nating first blood para sa game number 5. At ngayon, the Team Philippines, they will go for the turtle dito. Ano yung gagawin ni Walinto? Pero the last insanity coming here from the X-Borg at nakuha pa nga ng Thumbs, yung ating turtle. Alam mo yung parang ano, ikaw yung nagsahing, iba yung kumain, parang yun, ganun yung nangyari. Yes. Para sa first turtle lang ating laban. So for Team Philippines, kailangan iwasan nila yon, pero na-negate dito ni paring Lunox ang damage na kaya ibigay ng Cho. Pero nakikita yung Contract Inferno has been activated. Pero flicker out lang din ang Thumbs para sa ating laban. Low life, si Parine Pumuseno, pero hindi pa rin namatay doon sa middle lane. Ito, Indonesia ngayon, hindi sila masyado nagkukommit into the clash kasi they know mismo yung potential ng Pilipinas na makapag-counter-initiate. They have the Lolita, they have the Grok, also the X-Borg. More on burst damage tong Pilipinas. Samantalang Indonesia, kung mapapansin nyo, they have the single target heroes dito like the Zaz and the Cho. Harit mismo yung mismong AOE damage nila. So basically, pagdating sa clash, pag tumagal yung laban, mas pabor sa Indonesia because of the Harit. Tsaka meron din kasi Zaz, if ever so na panggulo, parang pagdating sa team fight, hindi siya, siya yung tatry unahin patayin. Pero again, another kill here para sa Team Pilipinas. Sa kamay dito ni Pumuseno, 0-2. Bila? Sa top lane, meron lang din na masagot dito ang Indonesia Plaza Turret on their arsenal. Pero here for Team Philippines, that is gonna be a sandwich play naman para sa Team Philippines against the Thumbs dito sa ating laban. Gusto nilang basagin yung first tower and mukhang may kill tayo na makukuha dito. The blast will be connect and Bata Unknown, that is a good flicker coming in from Lolita and the Philippines. They will destroy the first tower here in the bottom lane. And as you can see, mga kababayan, yung mid lane natin dito, Harit will get the first tower as well. Pero yung Zaman Force, ilalapag ba? Hindi niya ilalapag. Nandito na rin okay sa Soldatuman Jit Kundo. Zaman Force, nandito na. Sabay Sipa dito rin yung The Last Insanity. Mga kaibigan dito, Pilipinas ngayon, lumalamang sa mid lane, basag na dito yung mid lane, pero mamamatay dalawang membro dito ng Indonesia, double kill mula dito sa ating Lunox, pero nandito na rin yung ating Zaz, yung kabuti, mga kaibigan, Pilipinas, tatakbo, pero the Rhapsody ay nandito na, kita nyo naman yung damage ng ating Lunox, and master kill for Cartizzi, and Kupra ngayon with the low HP, the star mula dito, kaya ating Haze to kill the Kupra doon mismo sa mid lane. That is a 3-4 nothing in favor of the Philippines. At kuha pa yung pangalawang pagong ng ating laro. Eto na yung damage na kaya ibigay ng Team Pilipinas para sa laban na to. And we could see here for Team Indonesia, medyo hindi nagiging effective ang kanilang Zask play for this match. So pagdating sa gold, laman dito ang Team Philippines and a big lead. Pagdating sa hero kills, pero naman pagdating sa objective, lamang dito ang Team Indonesia. Yes. They got the middle lane, first tier turret, pati rin top lane. So, map vision is real for Team Indonesia, for Team Philippines. They need to habol. They need to habol. Kailangan na makahabol sa objective na ginagawa dito ng Team Indonesia. Kung mapapansin mo, Chantel, correct ka dyan, that is a 7-0 Lunox. Pero mas inuna niya yung concentrated energy kumpara dun sa ibang items. Sustain is real. That is a lifesteal para dito sa ating Lunox. Pero kung mapapansin nyo guys, 7-0 Lunox yun. So basically, meron na rin siyang Pillar Axe, which is nagbibigay rin ng damage para dito sa ating mage. Pero feeling ko next item niya dito is the Holy Crystal or the Lightning Crown. Para ano talaga, masakit talaga, yung chaos. So, talagang burst kong burst, pero sumipa rin si Putra, pero tatakas lang din with a flicker out. This is it for Team Philippines. Nakikita nga sila ang nag-zone out ng players from Team Indonesia. Oops, and nakita natin dito si Pare Firdos with a bouncing ball, makakatakas pa. Ayun, nakatakas lang din. Ito na si Zaz, pumasok sa kanyang ultimate E-piece, pero walang damage
for the Grok na nakadikit lang din sa poder. Ito na, natalanan na. And Castro Mayor? For this Sunday, Pumuseno, papasok ba? Hindi, Castro Mayor for the zone out ng Team Pilipinas lang din. And for Indonesia, yung thumbs naman dito na kapag paangat na kanila minion wave, and that is gonna be the Athena Shield para din sa ating bouncing ball, Jit Kundo, Tyrant's Rage. Pero oops, nako, Zaman Force. Napakasakit, ladies and gentlemen. Alam na mga mage na hindi magandang magka labanan dun sa series of events na yun. Medyo makunat na rin dito yung ating Gra. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan ko, the Wild Charge ay nandito na. Dalawa yung tinamaan niya. Ultimation mula dito kay Lunox para makatakas na sa ibang damage na binibigay dito ng Indonesia. Kita nyo naman yung synchro fiction ng ating hari. The Bouncing Ball mula kay Kupra. Pero Castro Mayor, sobrang kunat dito ni Totoy Golem. Samantalang sa bottom lane, that is a Granger versus the Thames and enemy torrent, that is the Exburg. Exburg will get the first tower of Indonesia doon mismo sa ating top lane. Samantalang Castro Mayor and the rest of the Philippines will go for the Babs. Pero hindi pa tapos yung laban natin dito, mga kababayan, dahil limang membro ng Pilipinas ay nasa isang lugar. The Blast, no, the Blast and Ultra, boom! Tatamaan siya. May kababayan, may follow up dito mula dito sa side ng Pilipinas. The Bouncing Ball ay nandun na rin. Pero kita mo naman yung alaga ng Zaz para ma-zone out yung ibang miyembro ng grabe Philippines. Grabe talaga yung pinapakita dito ng Philippines. Pati si partner Berting, nagiging rapper na rin. Pero Turtle na kuha dito ng Team Philippines. And for the Lunox, that is the Necklace of Turan. So counter na agad sa mga possible na items dito for lifesteal and even spellbump against Team Indonesia. We can see here Castro Mayor zoning out this heart and death. Oops, Sonata shaking and baking. Para kay Arcangel, ang kapitan ng Team Pilipinas. All the damage against Team Indonesia. Gorgeous barrier lang din against three players with a flicker. Gumamit pa ng gigil. Gumamit pa yung flicker. Ladies and gentlemen, dito gumamit ni Paris. Gumamit pa ng Zaman Force. Tsaka ng Zaman Force yung hari dito. Pero that is an easy kill mula dito sa Team Philippines and Castro Mayor and the rest of the Philippines will go for the mid lane. Kita mo naman yung ginagawa dito ng Indonesia. Pumasok na yung Zaza alaga niya. Ultimation mula dito sa ating Lunox. Pero yung stun mula dito sa Blast. May kasama Blast. At tama yun for Kupra. Pero Bila with a low HP. Andun na rin o kanyang immortality and Castro Mayor, kalahati yung buhay niya. Granger sa may bandang baba. And top lane for Thames. That is a tower exchange for both teams. Parehas lamang, mga kaibigan. Pero mas lamang, syempre, yung Pilipinas. Pagdating sa kills, Stephen, kung makikita nyo for Castro Mayor, that is the Courage Mask. Pero ito, Nepomuceno nakatakas pa against three players. Zaman Force ay dinabag na. Pero Death Sonata is real for Arcangel para dito sa Team Pilipinas. And Exburg na doon na sa top lane para i-defend yung ginawang masamang bagyo ni Thames sa top lane ng Team Pilipinas. So, tira natin for Team Indonesia kung paano magiging sagot nila dito. We could see Putra here doing some Jeet Kune Do skills against these two tanks Feather ng Team Philippines. At grabe yung zone out na ginagawa nila. And that is the Feather of Heaven para sa Harit. Additional attack speed, kumbaga. Yes. Ito naman talaga yung damage. Pero kita natin dito. The Blast, oh, na-cancel. Ni parin bouncing ball natin, Firdos. Wild Charge! With that Wild Charge. Last Insanity. Last Insanity for Bila. Win a flicker. Pero nakapatay dito si parin Zaz Arcangel na kill. Dalawa na patay. For Team Philippines. Pero Juliano getting all the damage from all the bullet. Kotrak Inferno. Medyo nauntog na flicker. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Grabe yung sustain dito ng ating Thames. Pero kung mapapansin nyo guys, yung snowball na binibigay dito ng Philippines using the Wild Charge to kill or make some big damage for the side of Indonesia. Grabe rin yung Rhapsody dito ni Arcangel or ni Pew. Knowing na Thames yung inanuhan niya, yung tinirahan niya ng ganun. Pero ito for Team Indonesia, nakakatakot to si Zaz. Meron ng Genius Wand. Yes, the Genius Wand. So si Genius Wand, yan talaga yung pangontrang item against tanky heroes. So for Team Indonesia, kapag ka naging maganda lang talaga yung posisyon ng Zaz, magiging iba yung atakbo ng laban natin dito. Pero so far, for Team Philippines, everything is very fluid, kumbaga synchronized. And gaya na sinabi natin, Lunox with the Necklace of Durance, may pangontra na agad dun sa Thames. Pero ito guys, huli ata dito yung ating Joe and that is Putra for the side of Indonesia. Ano yung gagawin dito ng Indo? Dalawa lang yung kills sila dito and 11 kills for the side of Philippines. Medyo lamang yung Pilipinas pagdating sa kills, also sa goal. Pero kita mo naman yung ating Rhapsody, the Death Sonata. Wala nang buhay kagad dito yung ating Harit and Putra. Dalawa yung kalaban niya and kita mo yung top lane dito mabawasag pa and Bata Unknown will go. Castro Mayor, sobrang lalim niya. And lastly, Mamba out.
na force yung Zaman Force dito ng hari and Philippines. This is the good opportunity para kumuha sila ng unang lord para dito sa ating last game. And ngayon, Lolita or Hayes using lord the body secured mismo ng katawan niya para ma-zone out yung ibang membro ng Indonesia. Sobrang kunat na rin dito nung Grak and the Lolita. Hindi na rin kayang i-burst ng Indo yung dalawang front line ng Philippines. Oh, at saka dito for Team Philippines, kita niya naman si Lolita pa lang. Grabe na yung takot na kaya niya ibigay against this Team Indonesia. And the damage is real for Archangel on this game. Now at level 15, ladies and gentlemen, meron pa silang Lord on their side. They also have the Eggsborg for the additional damage. And here for Team Indonesia, they need to defend this as much as possible. Kung gusto na ma-extend, pero nasipa dito si Pare Lasty. The Great Wall of Philippines ay napakakunat. Ladies and gentlemen, parang nangilite yung damage doon ng Team Indonesia sa nangyaring yun. Ngayon, yung ating Lord level 1 will go for the bottom lanes. Dominance Eyes mula dito kay Grak, and Philippines want to go for the second tower here in the mid lane. And kita nyo naman yung Death Sonata na binibigay dito ng ating Granger. Pilipinas ngayon pupunta na sa third tower, samantalang yung Lord ay nasa baba. Ano yung gagawin ng Indonesia dito para makapag-dep yung ating Baron mula dito kay Grak para lang ma-block yung ibang membro ng Indo? Pero kita mo naman yung ginagawa dito ng Indo, mga kaibigan ko. The Zaman Force ay nandun na, a last insanity from Villa, and yung ibang damage dito na nakukuha dito ng ating Kupra. Isa na kagad yung mawawala. Pumasok dito yung ating Tabs. Pero meron niyang Castro Mayor na kasama, mga kaibigan. 4v1. Dati sa 5v1 sa baba. And Julianto nag-suicide doon sa may bandang second tower. And Philippines ngayon, it will be a 3v5 situation. Then, the blast from Lolita, isa yung tinamaan. And Putra, ano yung gagawin niya? Wala nang buhay dito si Kenji. Pero Mamba out, yung Pilipinas, hindi na nila kayang i-commit to. Medyo risky, wala na rin buhay yung ating ex-Bulton. Oh. Pero that is a good kill mula sa Philippines. Actually, for Team Indonesia, good defend din. Alam mo yung talagang sinubo na doon ni Tams yung sarili niya para lang inigate yung supposedly push for the inhibitor turret ng Team Philippines. Pero we could see here, for this match, sobrang laki ng kalamangan ng Team Philippines. Zama Force Idol, pag na nga, bouncing ball, gentlemen, mawala pa nga yata ng Firaga Armor dito. Last pero for sanity, the back at the last insanity, bang, Ridwan, ang ating Harit dito, nakapatay, pero nakita Blast na Nominum Blast, tinamaan pa nga. Ayun, patay dito sa kamao ng isang tangke ng Team Pilipinas. Oh my God! Dito, nasa likod lang din. Pero kita natin basag dito, tower. Dalawa ang patay para sa Team Indonesia. Apat naman ang buhay para sa Team Pilipinas. For Team Philippines, all they need to do is to destroy all the inhibitor turret para lahat ng pressure maibigay na nila. Pero hindi pa tapos, Maring Chantel, dahil mauhuli pa nga dito yung ating Tams para doon sa top lane ng Indonesia. Ngayon, wala ng third tower yung mga taga-Indo. Pilipinas ay nandito. Ano yung gagawin na rito? And Putra mamamatay rito, mga kaibigan. Apat ang wala. At ngayon, sumanib pa yung Zaz sa ipis dito. Mga kaibigan, Philippines, pumasok na rin si Kupra. Patalo! Tyrant's Rage at Azawa, pero mamamatay na rin dito ni Castro Mayor. And Mega King from Danger. Oh isa my God! Isa na din tinang buhay para sa Team Philippines. Yan ang harit kayo ba? Death Sonata? Death Sonata lang din dito. Tinamaan ang pangatlong bala! Oh my God! Para kay Archangel at para medyo na lang yung stream. Pero that is it for the gold medal. Congratulations to Philippines! Team Cibol! Team Pilipinas ang nanalo for the Grand Finals para dito sa 38th SEA Games 2019. Ladies and gentlemen, that is a good game laban sa Indonesia. Napakagandang laro. Deserve nilang mapunta ng finals. Both teams, guys, sobrang galing. Pero Pilipinas, pinakita dito ng Cibol na hindi porket all-star from Indo kaya nila talunin. Tsaka hindi, parang dito pinakita din ng Team Cibol na hindi dahil galing ka ng upper bracket. Yes. Sure na panalo ka. So for Team Philippines, sobrang layo ng inanong nila. Sobrang layo ng pinanggalingan nila. They came from the lower bracket. Nakipaglaban pa sila sa Malaysia kanina. Yes. Bago itong laban na to. Pero literal na hashtag, we win as one. Ladies and gentlemen, congratulations Team Pilipinas, and for Team Indonesia,
congratulations din. They've put up a great fight, yes, para sa ating lahat na nanonood. So, GG, well played to all teams. Ayan na si, rin. Ano, si Kapitan Pew. Oo. Ang utak sa lahat ng gameplay. Kumbaga, feeling ko kung di talaga na-check dito si Pew nung si, mga early game, siguro, hindi siguro, feeling ko lang naman, feeling ko hindi abot siguro. Tsaka gana talaga yung Lunox. Oo, gana yung gana Lunox. Sobrang kanila Lunox dito. Ito guys, yung ating highlights for the last game. And as you can see, ito yung lamang ng Pilipinas. Sobrang snowball din dito ni